Laman ng mga dyaryo hindi lang dito sa bansa kundi pati sa Hong Kong ang kontrobersyal na drug trafficking case ni Ilocosur Representative Ronald Singson. Ngayong araw na sana ibababa ang desisyon sa kaso pero mukhang magtatagal pa ito dahil sa mga dagdag na testigo at sa Chinese New Year holiday. Mula Hong Kong, ikwento mo, Jovi Francisco. Balitang balita dito sa Hong Kong ang pag-amin ni Ilocosur Congressman Ronald Singson kahapon sa kasong drug trafficking. Hindi may kakailang may interes sa mga taga rito sa kaso ni Singson dahil pinakahintay dito ang magiging desisyon ng korte. Kagaya kahapon, maagang dumating si Singson para sa ikalawang araw ng pagdinig ng kanyang kaso. Hindi pa rin siya makapagkomento dahil na rin sa pagbabawal ni Judge Joseph Yao. Tatlong eksperto ang tinawag ng mga abogado ni Singson sa witness stand. Dalawang doktor at isang counselor. Iisa ang pakay nila. Suportahan ang testimonya ni Singson na siya ay addict sa cocaine at may kayang tumira ng hanggang 5 gramo ng droga kahit pa araw-araw. Kaya kahit sentencing na sana, nagkaroon patuloy ng extended hearing, bagay na ipinagtataka ng prosecution. Base kasi sa mga batas ng Hong Kong, ang isang taong nahuling may bitbit ng hanggang 10 gramo ng illegal na droga ay otomatikong makukulong ng 3 taon. Kapag may guilty plea, bawas na 1 taon sa original na 3 years. Sa kaso ni Singson, ibabawas pa ang 49 days niyang pananatili rito mula nang siya'y maaresto. Kaya tanong ng marami, bakit pinatatagal pa ni Singson ang pagpasok niya sa kulungan, lalo't nasa kamay naman niya kung paano pa mababawasan ang sentensya niya. I wanted yun sana matapos ito para mabigyan ng finality. So, unfortunately, ganun talaga yung legal proceedings dito. And we just have this. As with regards to the case naman, pwede talaga mag-comment dahil pinagbawalan ako ng judge at ng abogado. Naantala na ng lubos ang pagbaba ng sentensya kay Singson, lalo't maaabutan ito ng holiday dito sa Hong Kong dahil sa pagsalubong sa Chinese New Year. At sa pagtatapos kaya ng hearing ngayong araw ito dito sa Hong Kong, nagdesisyon na si Judge Shao. Ipagpapatuloy na lang daw ang hearing sa February 17 at ibababa daw niya ang kanyang sentensya kay Ronald Singson sa February 18. Nagulat mula sa Hong Kong, Jovi Francisco, News 5. Nagsampa ng panibagong kaso ang kampo ni dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes laban kay dating AFP Budget Officer George Rabusa. Kasong libel naman ang sinampa sa Quezon City Fiscal's Office dahil sa umano'y maling pahayag ni Rabusa kahapon sa telebisyon na tumanggap din daw ng pera mula sa AFP ang pamilya ni Reyes. Mariinding itinanggi ni Reyes na siya ang nagutos kay Rabusa na mamudmod ng pera sa mga opisyal ng AFP. Git niya, hanggang sa controller lang daw umaabot ang pondo at hindi na ito nakakarating sa kanya. Kahapon nagsampa si Reyes ng kasong graft and corruption laban kay Rabusa at kay Senador Jinggoy Estrada sa Ombudsman. Hindi naman natuloy ang planong paghahain ng affidavit ni Rabusa kanina sa DOJ. Pinaplansya pa raw kasi nila ang laman nito. Isa na namang bomb threat ang nai-report kaninang umaga sa Quezon City Hall of Justice. Pero lumalabas na isa lang pala itong sa may 10 prank calls na natatanggap ng pulis kada araw. Ikwento mo, Zai Feniza. Sinuyod ng mga sniffing dog ang paligid ng Quezon City Hall of Justice kaninang umaga. Nakatanggap kasi ng tawag ang mga otoridad tungkol sa isang kahinahinalang plastic bag. Sa ikinilos ng mga canine, aakalaing may bomba sa loob ng plastic. Pero nang buksan, bato lang pala ang laman. Ayon sa QC Bomb Squad, posibleng kontaminado ng kemikal na ginagamit sa mga bomba ang plastic kaya't ganun lang ang kinilos ng mga canine. Pinakilos ko security ko. Dahil sa ngayon, yung series of bombings, nag-aalala ako rito na baka mamaya may mangyari, sagutin ng security. Isa lamang ang kasong ito ng sunod-sunod na bomb threat sa Metro Manila. Kahapon lang, sinuspindi pa ang klase sa Assumption College sa Makati dahil sa bomb threat. Ayon kay NCRPO Chief ni Kanor Bartolome, kadalasan sa mga natatanggap nilang bomb threats ay galing sa mga manluloko o prank callers. Sa isang araw, hindi raw bababa sa 10 prank callers ang natatanggap nila sa kanilang hotline simula pa noong nakarang linggo. Sana naman yung mga kababayan natin ay itigil na yung mga ganitong pagpapadala ng mga hindi naman totoo na mga bomb threats. Ano? Kasi hindi na ito nakakabuti sa ating bansa. Aminado naman ang National Bureau of Investigation. Mahirap malaman kung sino at saan nakatira ang mga prank caller. Pero kung makikisa ang mga network providers, posibleng matukoy ito.
hindi ganun kadali, ano, doon sa mga tumatawag, lalo na nga kung prepaid ang gamit. Okay lang yun siguro kung ang ginamit niya is landline din at may caller ID yung kanyang tinawagan. Kahit pa paano, meron tayong pwedeng pagsimulan. Ang mahirap nga lang dito kung prepaid. Ang sino mang mahuhuling ng loloko ay pwedeng magmulta ng 40,000 piso at makulong ng 5 taon. Zay Feniza, News 5. Action sports po tayo mga kapatid. Talbog ang mga kritiko na nagsabing di aabangan ang bakbakan Manny Pacquiao at Shane Mosley. Sa loob lang kasi ng 3 oras, halos maubos agad ang 16,000 ticket para sa May 7 bout. Base po sa website na boxingscene.com, ito na raw ang isa sa mga pinakamalaking boxing ticket sale sa kasaysayan ng Las Vegas. Halos 1,000 ticket na lang ang natitira para sa WBO welterweight title defense ng pound-for-pound king na si Pac-Man laban sa American boxer. Usapang sports pa rin, hit ngayon sa internet ang pambihirang buzzer beater ng isang college basketball player sa Amerika. Panalo na sana ang Marist College laban sa Manhattan College sa score na 59-57. Pero sa huling 2 segundo, nakalibre ang Manhattan guard na si Michael Alvarado at nakashoot kahit na 55 feet ang layo niya mula sa basket. Ito ang 2 panalo ng Manhattan sa Metro Atlantic Athletic Conference. Oops. Ako ay may kwento. Kwentong kababuyan. Ang ibig kong sabihin, baboy po ang laman. Walang lugaw at tokwa. Baboy lang po, Pexman. Merong kabutihan. Isa'y kamalasan. Doon po sa Taiwan ay merong babuyan. May sariling CR o yung palikuran. Sa pagod at tubig merong katipiran. Kahit sila'y baboy, may manners din naman. Buti pa sila may CR, samantalang kami wala. Nagdulot naman ang traffic sa lungsod ng Kansas. Ang track na dumulas, pinto ay nabaklas. Mahigit na 700 na baboy ng gas. Nag-aklas lumabas at saka tumakas. Nahuling minalas, lilitsunin bukas. Mga classmates, trivia time muna tayo. Pang 5 sa pinakamatalinong hayop sa mundo, ang mga oink oink. At kahit nabilugan at mataba ang kanilang katawan, magagaling silang lumangoy. At may 3 iba't ibang uri o itsura ang buntot ng baboy. Merong straight, merong curly, at meron ding kinky. Ay, mga bata, nako, pag ano man nakakita kayo ng mataba, huwag niyo naman tutukso yung baboy. Pwedeng baka naman ang maiba-iba. At syempre, mga bata, alam niyo ba kung ano ang pinakamurang uri ng baboy? Ay, hindi niyo alam yan. Yan ay ang kaning baboy. Ito pa rin po si Makata na talaga naman pong nagbibigay na naman ng maganda at mali. Para lang yan sa inyo, dito lang yan sa Action! Susunod sa aksyon, sikat na tourist spot sa Egypt, damay na rin sa tumitinding tensyon. DFA binabahaan na ng mga tawag ng mga nag-aalalang pamilya ng mga OFW. At abangan na ang pasabog ng dating auditor ng COA na si Heidi Mendoza sa kaso ni dating AFP controller Carlos Garcia. Every woman deserves to be beautiful and successful.